Teach, andito na naman ako para magbabasa ng mga sign ng kasamahan natin na pinasa nila sa akin. At ayos naman yung mga sign sa area niya. Ito. Pero hindi ko lang alam kung taga saan ang grupo na ito dahil hindi nila sinabi sa akin, mga ka-teach. Pinamagatan ko pala itong Japanese treasure site with bomb trap. 132 assessment trading. Sa madaling salita, ang grupo na ito, pasok siya sa mabibigyan natin ng assessment trading base dito sa sign sa area niya, sa mga sign sa area niya. At bago natin ituloy ang lahat, mga ka-teach, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong CodeRader MMS. Mag-subscribe lang kayo dyan, mga ka-teach, nang sa ganon, updated kayo sa mga bago kong simple lecture about treasure hunting, mga ka-teach. Japanese treasure hunting. Ganon din dito sa Facebook page kong CodeRader Official. Mag-like and follow lang kayo dyan, mga ka-teach. Okay, ito na. Sumpisahan na natin, mga madam at mga sir. Nang sa ganon, matapos na ito dahil maraming nagpa-scan. Ayan siya, mga ka-teach. Ayan, silip-silip muna tayo. Ayan. Ayos tong area ni sir at klaro ang mga sign na naka-engrave dito sa site niya at saka mga pattern ng bato, mga ka-teach. Tulad nito. Ayan. Ayan. Okay, dito na tayo mag-umpisa. Ganito ang assessment trading ko dito, sir, sa pinaka-sign ito. Dahil ang sabi mo, itong parang pagong, ayan, kung mapapansin natin siya, mga ka-teach. Ayan. Nasa gitna ito ng mga bato kung saan napalibutan. Sana yan. Ayan. Dito nakapwisto yan sa gitna. Sa bato na nakapattern na parang letter C. Ayan, oh. Sa 2, 3, 4, 5. At itong pinaka highlights na parang pagong, nandito yan sa gitna. Ngayon, pag mga ganitong plastada, ang palagi kong sinasabi sa inyo dati, pag letter C, under agad, nandito. Pero wala namang alpha na naka-engrave. Yung alpha na sinasabi kong alpha na sign. At ang ginamit niyang sa gitna, parang pagong ito. Sa madaling salita dito, sir, pasok ito sa travel sign kung saan wala dito sa gitna ang pinaka-digging spot. Ang susundan pag ganitong mga sign, mga ka-teach, bantayanan ito. Dahil ang pinaka-travel sign niya, itong pinaka-ulo niya. At kung mapapansin natin, may butas dyan. Oh. Ayan, oh. Ayan yung butas na yan. At kung saan nakaharap ang butas na yan, sir, yun ang sundan mo. Dahil yan ang pinakasinasabi niyang portal ng tunnel or daanan ng tunnel. Pero dito sa parting ito, kung saan nilagay silang lahat, naka-pattern yan, naka-letter C yan. Ayan, paikot. Walang digging spot yan. At kung gusto niyo mag-test dig dito sa pinaka-ilalim kung saan nakalagay itong pinaka-highlights na pagong nasa gitna, pwede naman buksan yan around 3 feet to 4.5 feet. At ang bato na makukuha ninyo dyan sa ilalim, unang bato, bantayan ninyo kung mga sign na travel sign. Dahil sigurado ako, mga ka-teach, at sigurado ako, sir, na ang batong makukuha ninyo dyan sa ilalim around 3 feet to 4.5 feet, unang bato yun, yun ang pinaka power sign sa ilalim na magtuturo sa exact location ng target. Pag ganito pa naman, base sa experience ko, nakadive agad yung mga batong patulis nito, eh. Para siyang mga style arrow na pahaba ng mga bato. Dive agad yan pag ganyan ang turo niya sa ilalim. Ibig sabihin, wala dyan ang exact location ng digging spot kung saan ang pangibabaw ay yun ang susundan. Pero ang supporting sign sa ilalim, nagtuturo agad yan sa pinaka-chamber or mga bolt or target area. Pero madalas, mga sign ito na patulis, na parang arrow na mga bato. Pero
klaro yan ang pagkagawa niyan mga ka-teach. Walang engrave yan, hindi engrave itong makukuha sa ilalim, mga batong patulis. Pwede niyong buksan sir around 3 to 4.5 feet. Ayan ang final assessment rating ko dito dahil hindi ito nakasintro sa digging spot. Sa madaling salita, travel sign ito na ginawang landmark ang area na yan. O palatandaan na simula dito sa nag-literacy, kailangan mong mag-travel. Ayan. Pero kung naka-alpha lang yan, may naka-engrave dyan na alpha, siguradong nasa gitna dito ang target. Pero ang ginamit nilang pinaka-highlights talaga, itong pinaka parang pagong nasa gitna. Ayan. At base sa sabi ni sir, itong biak na ito, nasa likod ng pagong. Ito yun o. Oh, yung biak na yan. Pero sa tingin ko hindi tagus ang biak nito, ay napaikot eh. Kasi kung tagusan, sapa ang sinasabi niyan. Pero pagdating sa likod, hindi naman. Pwede itong tunnel sir. Or ang tunnel na takpan ng paumbok. Hindi ko lang itong alam ang paumbok na itong nasa likod. Kung mga bato ba yan. Or maliit na bundok. Tulad ng mga Salakot Mountain na maliliit na bundok. Kaya bantayan mo maigi sir kung ano ang tinitignan niya. Kung nakatingin yan sa mga batong nakatumpok-tumpok na malalaking bato, sigurado na ako yan ang sinasabi niyang takip ng tunnel sa ilalim. At yung bato na nagtutumpok-tumpok na tinitignan nito, bantayan mong mga engrave doon, linisan mong maigi dahil yun din ang magsasabi sa pinaka-tunnel system niya kung mapa-islant ba, pa-drip ba, or mag-down ka bago mag-drip. Siguradong meron doon na magsasabi din na yun ang gagawin mo. Palagi nating tatandaan mga ka-teach, lahat ng signs sa paligid ay nagsusuportahan at pinapaintindi sa atin kung ano ang gagawin bago mo siya hukayin. Ayan ang totoo mga ka-teach. Nasa ano yan ah? Ideograph reading yan ah. Kung alam nyo lang mga ka-teach. At dito naman tayo. Hindi masyado natin maano to kung kabilang ba to dito sa nakalinya na ito. Pero napansin ko sa video ni sir, may isang bato dito na may butas papunta doon, no? At ito din papunta doon. Sundan mo lang yung butas din sir. Ay ito, ito mga ka-teach oh. Ayan. Bantayan mo to sir kung saan nakaharap yan dahil supporting sign yan dito sa ulo niyang may butas. Papunta sila doon. Meron at meron talagang counter sign doon na sinasabing dito sa mga sign na to. Parang pinapasa ka. Simula dito sa sign na ito, pinapasa ka doon sa bandang side. Sundan mo yun kung anong mayroon doon. At dito naman tayo. Tulad nito, nakatingin sa taas oh. Tatlong butas. Mga reference marker rito mga ka-teach. Supporting sign din ito kung saan nagkulong-tulong ang mga sign para ipapaintindi sa atin. At ito naman yung pinaka-drawing ni sir. Ayan. Sapa. May letter X. May box. Makikita natin ito mamaya. Ito sir, bantayan mo kung saan nakaharap yan. Kung ano ang tinitignan yan. At yung sinasabing biak, andyan. Tunnel yung sinasabi nito sir. Depende na rin sa sign na sa harapan niya. Halimbawa may batong malaki or nagtutumpok ang bato, linisan mo ang batong yon, ang paligid, bantayan mo ang mga naka-engrave dahil yun din ang magsasabi kung ano ang gagawin mo doon sa mismong area na yun. Mag-down ka na ba or nasa gilid ba ang down, mag-slant ka ba sa ilalim or straight tunnel siya. Pero sa pinaka-highlights na pagong, sa palagay ko, pa-drip ito. Down muna, pa-drip. Ayan ang final assessment rating ko dito. Pero ang ibang sign, mahanap natin ito mamaya. Tulad nito, ayan, mahanap natin ito mamaya. Ah, okay, nandito yung X. At ito yun, nasa baba pala na area. Ngayon, kung mapapansin natin, klaro ang pagka-X niya. Landmark ito mga ka-TH. Ang meaning nito, landmark na positive may treasure site ang area ni sir. Dahil sinuportahan pa ito ng dalawang batong malapad. Sa badaling salita, nasa gilid sila ng sapa.
na box ito, sir, eh. Treasure box ito pag mga ganito na kinalangan ng dalawa. Sign ito ng gold bar nasa box. Yan ang assessment trading ko dito. Pero ang pinaka-highlights din niya, itong X nasa gilid ng kasi nandito yung gitna ng sapa, nasa gilid ng sapa. Ibig sabihin, ang treasure site, sir, nasa gilid ng sapa base dito sa sign nito. Dahil kung mapapansin natin, hindi naman nilagay itong buong bato na to sa gitna. Ibig sabihin, pag ang mga sign nasa gitna ng sapa, ang target na sa gitna ng sapa. Pero ang pinaka-ludlock position niya, nasa gilid siya ng sapa. Sa madaling salita, ang target na sa gilid ng sapa. Supporting sign ito, sir, na positive ang site mo. May treasure site yan. At dito naman tayo, pa-travel. Ang assessment trading ko dito, sir, dahil maliit siya, supporting sign lang ito. Sundan mo lang yung pinaka-arrow niya. Dahil pag mga ganito, supporting sign ito, mga teach. Ayan ang final assessment trading ko dito. Nagsusuportahan ang bawat sign. Tulad nito, para siyang pagong. Maliit din. Pero klaro yung pagkaano. Kung nalinisan ito, ano natin ang hugis talaga nito. Pero para siyang likod ng pagong. Ganun pa man, supporting sign din ito, sir. May butas pa dito. Bantayan mo kung saan sila nakaharap, sir. Pero ang general meaning nito, pag mga likod ng pagong, mga chamber ito or cave. Yan ang final assessment trading ko dyan. Nasa medium paumbok na area or natambakan. Pwede rin itong gamitin natin na takip dahil manipis naman siya dito banda. Ayan. Sa madaling salita, yung area na yan may tinakpan at may cave sa ilalim. Yan ang assessment trading ko. Pero tingin ko wala pang laman ang cave na yan. Dito naman tayo. Dito ko pala nakuha ang pamagat, mga ka-teach. Asa na yon? Ito. Japanese treasure site with bomb trap dito sa sign na ito, mga ka-teach. Ayan. Kung mapapansin natin, mga ka-teach, klaro yung pabilog niya. May guhit pa. Ayan. At may dot sa gitna. Nagpapahiwatig ito, sir, ng area mo may positive treasure site pero may kaakibat na bomb trap, sir. Ayan ang final assessment trading ko dito. Ngayon, kung nakuha na lang ng picture tong buong bato na to, kung saan siya naka-engrave, mababantayan natin kung saan banda ang trap na yan. Dahil madalas, kaakibat yan ng combination niya sa pagbasa, kung saan siya naka-engrave, yun din ang area na ipapahiwatig kung saan makikita ang bomb trap na yan. Sa madaling salita, mga ka-teach, kung ang pinag-engraven niya, halimbawa lang ito, naka-engrave siya sa batong parang pagong, ibig sabihin, ang bumba, makikita siya sa cave dahil ang meaning ng pagong, mga cave yan or chamber. Pero kung ang pinag-engraven niya, halimbawa lang, para lang siyang takip, ibig sabihin, ang bumba makikita or nandoon sa takip. Sa madaling salita, nagtutulungan ang pinag-engrave na bato at saka yung naka-engrave. Yan ang ideograph reading, mga ka-teach. Pero mapapansin dito, ayan o, sign ito ng small deposit. Sa madaling salita, sir, may small deposit dito sa area kung saan natabihan niya ng bomb trap. Hindi ko lang alam kung sa portal ba yan ng tunnel na tinuturo ko kanina or nasa paligid lang dito. Yan ang final assessment trading ko dito, sir. Dahil hindi man natin nakuha ang buong hugis ng batong ito, kaya medyo hindi natin mahanap kung saan siya banda. Pero ganun pa man, nagsabi na siya na may litaw na deposito at may litaw din na bumba. Pero hindi sila magkalapit. Medyo distansya ito. Kung hindi ako magkakamali, nasa mga
Hindi bababa ito na mga 15 meters, 16 meters ang layo. Simula sa bumba na yan at saka sa litaw na deposito. At ito yung kanina mga ka-teach na parang maikis. Ayan siya, may malapad. Box talaga ito pag mga ganito. Naka-box ang mga bara or mga gold bar. Pag mga ganitong sign or landmark, klaro talaga mga ka-teach. Dito naman tayo. Tulad ng palagi kong sinasabi sa inyo mga ka-teach, pag ang bato na maraming butas-butas at ginamit ng marker sa Japanese treasure, ang ibig sabihin agad yan mga ka-teach, numero o bilang na mga tarbahante o nagtarbaho dyan sa area ni sir noong panahon nila, noong World War II. Or yung mga tao na gumawa ng tunnel, bilang nila ito mga ka-teach. Halimbawa, kung ang butas, 100 na butas, ibig sabihin, 100 ang workers sa area na yan, noong panahon na yon. Ngayon, ang assessment trading ko dito, sundan mo lang tong butas na to sir kung saan nakaharap. Pero ang side niya, mapapansin natin, para siyang tagusan ng guhit, sapa, deform na heart, nasa gilid. Ah, okay. Sundan mo lang to sir dahil may sinasabi siyang object dyan sa harapan niya, nasa gilid pa rin ng sapa. Ayan ang final assessment trading ko dito. Dito naman tayo. Ayan. Tulad nito, klarong pa-heart yung pagka-engrave niya. Para siyang may sinasabing litaw talaga na deposito dyan sir sa area mo. At kung hindi ako magkamali, naka-enclosed rock deposit yan. Nasa gilid ng bato or nasa loob ng malaking bato. Yan ang final assessment trading ko dito. Pero dahil hindi nakuhanan ang buong picture ng bato na ito, hindi natin matuturo kung saan banda. Ganun pa man, base lang dito sa sign na ito, meron at meron talagang litaw na deposito. Sa tingin ko ito yung area na tinitignan ng ano na yun eh. Yung sana yun. Yung batong sinasabing ito. Ito, nakatingin to dito sa area na ito. Ayan. Kaya ang assessment trading ko dito sir, linisan mo ang paligid na to, bantayan mo ang mga naka-engrave dyan. Dahil hindi na magkalayo dyan ang pinaka-entrance ng tunnel. At sa palagay ko, nandito ang mga sign na magsasabi kung ano ang gagawin mo dyan. Pa-down ba ang tunnel? Pa-drip ba ang tunnel? Nandito lahat sa batong ito. Pero sa tingin ko, hindi na magkalayo talaga dito ang pinaka-entrance ng tunnel na sinasabi sa sign na ito. Ayan, dito sa drawing mo. Ayos tong area ito. Nakatingin to doon mga ka-teach. Ngayon, ang magandang gawin nito sir, bantayan mo palagi yung mga batong litaw dyan dahil nagsasabi na ang sign na ito na may litaw na deposit. Kung makuha mo ang litaw na deposit, ito yon. Malapit lang sa litaw na deposit ang pinaka bomb trap. Nakalinya yan ang bomb trap. Kung hindi rin ako magkamali dito, ito yung pambungad nila eh. Pag pinasok mo yung tunnel na yan, talagang ito, talagang sa pool talaga ang bomba dyan. Sa madaling salita, yung pintuan pala ng tunnel dyan or unang taki papunta sa tunnel, may bomb trap na. Yan ang final assessment trading ko dito sa area mo. Ang payong kaibigan ko na lang sa'yo sir, linisan mo itong bato na ito. Ayan. At ipasa mo sa akin kung may mga sign ka dyan na makikita. Dahil yun ang sundan natin para sa target na giveaway na naka-enclosed rock deposit. Ito yun o, supporting sign din ito. At saka ito. Magka isang meaning lang sila pag mga ganitong sign mga ka-teach. Ayan. Ulitin ko ulit, linisan mo ang bato na ito. At ito,
ito rin. At mas maganda, videohan mong buong bato na ito para mabantayan natin kung saan makikita yung giveaway na yan na litaw. Ayan ang final assessment reading ko dito. Okay, sana sa pagtatapos dito sa simple lecture natin mga ka-teach at saka sa pagbabasa ng sign ng kasama natin, sana may nakuhanan kayong idea sa mga simpleng pamamaraan na tulad nito mga ka-teach sa ginagawa ko. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga ka-teach. Mabuhay tayong lahat. Thank you.